Magandang umaga guys o gabi o saan man kayo naroroon. No? So sagutin lang natin yung tanong ni Miss Azel. No? At bago ang lahat, kung first time ba sa aking channel, kung nga pala si Police Yaku, ang iyong criminologist online. So now, ilang taon nga bang makukulong ang nahulihan ng Dangerous Drug Act 2007? So, base sa 9165 Act of 2002 or known as Dangerous Drug Act of 2002. Yan ang sasagutin natin. At kung gusto kayo, may mga katanungan kayo sa ating mga videos, so comment naman pa kayo sa ating Messenger Police ako. At iiklan lang naman natin itong videong ito. No? So sa 9165 po, so napakaraming nagtatanong nito. Ikakaskid ko lang yung position or section 11. Ito po yung ikinakaso kapag ang accused ay nahulihan ng position. Take note pa, position or nakuha sa kanya, in short. Hindi po siya sinasabing, iba pa yung tinatawag na dealer or pusher. Kasi kapag pusher or dealer, ang ikakaso sa kanya ay section 5. Yan yun sa mga. Kaya laging magkaakibat yung 5 minsan, no? 5-11. Pero pa position lang, medyo magaan pa. No? Kaya lang, mayroon po itong bracket. Mayroong bracket ito. So ano ba itong bracket? Or kapag ang akusado ay nahulihan na may ano yan, may mga gramo. Dati, kung sisilipin nyo dito sa kodigo or sa 9165 section 11, ang hydrochloride or ang shabu ay 50 grams. Yung marijuana ay 10 grams. Or basta ang minimum doon, karamihan doon minimum ay 10 grams. Sa ngayon po, at alam ko nag-update na ito, pagdating sa pinagbabawal ng kabot, lalo na itong shabu, ay binabaan nila yung position. Kapag nahulihan ka ng 5 grams pataas, hindi na siya available. Walang bail kapag 5 grams pataas. So now, ang question is 0.07. 0.07. Magaan lang. Ito, ano lang to? Kapiranggot lang. 0.7 grams eh. So kung ilang taon ka bang makukulong, I think, mababa lang ito. Ang unang-una, available po itong 0.07. So kung ilang taon, more or less, no? Mababa lang ito. Wala pa sigurong 5 years ito. Or ang estimate ko nito 1 year to, o from 1 year to 5 years makukulong. If ever na mahatulan siya, no? At dumating sa time na mahatulan siya. Pero may raming drugs program ang gobyerno natin, lalong-lalo na dito sa mga maliliit lamang na ganitong kaso. Hindi ako sure kung papayagan kayong makipag-bargain. No? Kasi mahigpit ngayon sa drugs. So dati maluwag yung bargaining, pero ngayon naghigpit. Depende na lang yan sa prosecutor sa lugar nyo. Kung papayag silang mag-bargain sa ganitong kaso, 0.07. Ang pinakamaganda mong gawin dito kapag ganito ang issue, closely magkipag-ugnayan ka sa may hawak na prosecutor. At normally, kung meron kang pambayad ng abogado, siyempre, magbabayad ka para siya yung makipag-deal doon. At kung wala naman, closely, mayroon itong PAW, lapit ka sa PAW, at kausapin niyo ang PAW para siya yung maging tulay para doon sa may hawak ng kaso at mabigay ang pinaka-the best na privilege na may bibigay sa accused para kung nakakulong man siya ay makalaya na kaagad-agad. Okay?
So kung pinakailangan mag-under na siya ng provision para makalabas na, gawin. So ano nga ba itong provision na? Banggit ko na naman itong provision. Ang provision ay ito yung inire-reward sa mga accused na nahatulan na final sentence na hindi lalagpas sa 6 years. O, take note ha, hindi lalagpas sa 6 years. Kapag lumabas ng 6 years, ay disqualified po yung applicant. So, at kapag mayroon ng sentence ng 6 years maximum, within, oh, may period po, ah, tandaan po yung period, within 15 days, dapat makapag-apply siya ng probation. Oh, within, ibig sabihin, kapag nasintensyahan na, agad-agad, or huwag mo nang paabutin ng 15 days, no? Ora mismo, humingi agad ng application o magpa-approve agad na application para sa probation para kung nakadetain yung akusado ay may kalabas agad. Yun po ang purpose ng probation. Sana malinaw, no? Guys, so maraming salamat sa mga inyong katanungan. No? Kung may iba po kayong katanungan regarding dito sa ating mga videos, so kung meron kayong agarang tanong, so mag-PM lamang kayo sa ating messenger o ulitin ko, Polisya ko. So kunik lamang po kayo at kung mag-PM, agad-agad natin yan sasagutin kapag hindi tayo busy, siyempre. At sigurado ako within 24 hours, malalagyan natin ang heart yan. Ayan guys, so hindi na natin pahabain yung ating video at siyempre ini-invite ko kayong mag-subscribe and click ang notification bell. Take note guys, all. Hanapin nyo sa baba yung all notification para updated kayo sa ating mga videos. So madalang po tayo mag-apply ng video dito sa criminal law kasi medyo technical ang criminal law. No? At ang inyong lingkod, no? Isa po tayong criminologist. At muling nagsasabi po, hindi po lahat ng criminologist ay nagpupulis. Yung isa ay andito sa YouTube at your service. So thank you for watching, no? So ang dami talagang nagtatanong dito sa 9165. Grabe. So mag-ingat kayo dito sa 9165. Napakadelikadong kaso po ito at napakabigat. So maraming salamat again and see you my next video.